Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugit po namin ang inyong pakikibahagi sa banal niyong Kalistiya. Ngayon po ay ikilimang linggo ng Kwaresma. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Gerard Reyes. Pagsitayo po tayo. Magsitayo po tayo. Thank you.
pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Ehipto, pagkamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangan turuan isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakilang hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko sa akin.
Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at umuluhang sumama sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang magalak na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos, magsitayo po tayo. Noong panahon yun, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumumba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao." Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng madami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito ng hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin na naglilingkod sa akin at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y napapagabag. Sasabihin ko ba, "Ama, iligtas mo ako sa kahirapang naranasin ko"? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang dinig mula sa langit na nagsabi, "Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng taong mga naroon at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, "Nagsalita sa kanya ang isang anghel." Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi para sa akin." Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang inunok ng sanlibutan ito at kung ako'y maitaas na, inilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsipo po na. Magandang umaga sa inyo lahat. Ito yung mga mahihirap unawain na ebanghelyo, no? Para ba naman sabihin ni Jesus, dapat kapuutan ang buhay. One must hate his life in this world.
paano natin kapupuutan ang ating buhay sa daigdig na ito kung ito'y punong-puno ng kagandahan at biyaya ng Panginoon? Hindi ba parang hindi yata yung magtutugma sa ating Kristyanismo? Pero alam niyo, tama si Kristo. Dapat ang sariling buhay sa mundo ay kapuutan. You must hate your life in this world. Ngunit, ang buhay sa mundo, hindi maaangkin. Ito'y pahiram lamang sa ating, ha? Ang buhay sa mundo'y hindi maaangkin. Ito'y pahiram lamang sa ating. Ang buhay ay pansamantala. Ang kaiklian o kahabaan, walang katiyakan. Yun ang nakakatakot. Hindi ba? Life is so unpredictable. Pero, kayong pa man, andun yung katotohanan. Dapat mo pa rin mahalin ang buhay mo sa mundo. Kaya ito ngayon yung magulong tanong. Father, paano mo ang buhay sabay na mamahalin at kapupuutan? Ito ang sagot. Mahalin mo ang buhay mo sa wastong paggamit nito para lang sa kabutihan ng sarili at ng kapwa. Ganun lang kasimple yung pagmamahal sa buhay. Pero kapuputan mo ito dahil ang buhay hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan. Hindi mo pwedeng basta-basta panghawakan. Hindi mo siya pwedeng asahang maging pangmatagalan. At lalong-lalong hindi mo pwedeng ituring ang buhay mo sa mundong ito na walang wakas, walang katapusan sa kasalukuyan. Dahil hindi, bagamat andito na yung kaharian ng Panginoon, ang tunay na kaganapan niyan ay nasa kabila pa, hindi sa kasalukuyan. Bagamat nag-uumpisa na siya. Kaya hindi mo pwedeng kapitan ang buhay mo sa kasalukuyan. Paano natin bibigyan niya ng mas higit na kaliwanagan? Mamahalin mo sa paggawa ng kabutihan at pagwastong paggamit ng iyong buhay sa mga bagay na marangal. Pero kapupuutan mo siya dahil hindi mo pwedeng panghawakan o pagkatiwalaan ng sarili mong buhay. Dahil kahit anong oras pwede yung kunin sa iyo. Anong magandang sa isip? Yung bariya. O kung ayaw niyo ng bariya, sabihin na natin, yung bills, no? Yung papel na pera na lumang-luma na, madungis na, lukot na lukot na. O kung bariya naman, no? Kung yung mga pusing, yung nangingitim na, na parang may kalakalawang na, ang dumi-dumi ng itsura. Pagka ganyan yun, diba, sabihin natin, opo, piso pa rin yun. Ang piso, kahit gano'ng kadumi, ay piso pa din. Pwede kong linisin yan, parang kung lagyan mo ng metal polish, magiging siyang pakisap. Babalik yung dati niyang kinang. Pero ano man ang gawin mo, kung yan ang ipambayad mo, parehas din ang halaga niya. Kung nangingitim, may konting kalawa, mukhang maduming-madumi, hindi mo siya patatagalin sa iyong bulsa at lalong-lalong ayaw mo yung hawakan ng matagal. Hindi ba? Hindi mo siya mapapanatili sa iyong pag-aari, yung ganung klaseng bariya. Ngunit, gusto mo itong gamitin at gusto mo itong pakinabangan. Dahil ang piso ay piso pa rin. At ang bariya na papel, katulad ng 20, ay pera pa din. Pwede mo yung gamiting panukle o pandagdag gastos. Hindi ba? Pag-ipunin mo yung maramihan na yan, kahit gaano kadami yan, pera pa rin yan. Ganon din ang buhay. Tulad ng lumang-lumang pera. Hindi mo ito ikatutuwa, ngunit nais mo itong gamitin at gastusin para sa iyong ikatutuwa at sa ikatutuwa ng iyong kapwa. Ganyan ang magandang sakisag sa buhay natin. Kinapuputan, ngunit sabay mo rin minamahal. Sarili mong buhay sa daigdig na ito. Hindi pwedeng pagkatiwalaan, hindi pwedeng kapitan. You do not trust your own life. That is how you hate it. Pero,
minamahal mo siya dahil ginagamit mo siya ng wasto para sa kabutihan. At yan ang katotohanan ng gustong ipahayag ni Kristo. Ang buhay sa mundo, hindi mo pwedeng angkinin. Ito'y pahiram lamang sa atin. Amen. Magsitayo po tayo. Ipagdiwang ang pag-ibig ni Kristo sa ating lahat hanggang kamatayan. Tayo ngayon manalangin sa Kanya para sa mga kailangan at kahilingan ng sangkatauhan. At sa bawat petisyon ating itugon, Panginoong Jesus, digin mo ang aming panalangin. Panginoong Jesus, digin mo ang aming panalangin para sa lahat ng kasapi ng simbahan sa buong daigdig. Nawa, sila'y maging kapanibaniwalang saksi sa pag-ibig ng Ama para sa bawat tao. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ibigin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, ating obispo at mga kura paroko, nawa, buong ibig silang magtiyaga sa kanilang paglilingkod sa harap pa ng mga kabiguan at iba't ibang kahirapan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ibigin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng nag-iigis ng pahirap, alang-alang sa kaharian, nawa, manatili silang tapat sa kanilang kapangakuan sa katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, ibigin mo ang aming panalangin. Para sa mga
social worker at lahat ng mga nasa pambayang paglilingkod. Nawa, tulungan sila ng pamayanan sa kanilang pagsisikap alang-alang sa ikabubuti ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, bigbig mo ang aming panalangin. Para sa mga pinanghihinaan ng loob o nagdadalaghati, nawa, maipakasama nila ang kanilang mga tiisin sa mga hirap at sakit ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, bigbig mo ang aming panalangin. Ngayon natin idulog ang ating mga pansarili kayo. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, bigbig mo ang aming panalangin. Panginoon Jesus, pinagtibay mo ang bagong tipan sa pamamagitan ng iyong pagkamatay sa krus. Bigyan mo kami ng tamang pagpapahalaga sa buhay, sa paggamit nito sa kabutihan. At tulungan mo kaming kapukutan din ang buhay nito sa kawalan namin ng pagtitiwala dito. Lahat ng ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin
iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawi ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuri sa iyong kalakilaan. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kain. Ito ang aking katawan na iaandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Nagpapasalamat dahil kami iyong ninarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo yung sipa ang laganap sa buong Leyte. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kapareyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahihiglay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo maging napating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bibig Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwag naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan
samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapakyan ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kapangyarihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aming kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakalisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sa iyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
Magsiluhod po tayo at ating kasalin ang Oratio Imperata para sa kapayapaan. Panginoon ng kapayapaan, kami dumudulog sa iyo sa aming pangangailangan sa gitna ng mapanirang kapangyarihan ng karanasan at eroplismo. Itulog mo na ang aming mga pamayanan ay maging kandungan ng kabutihan, katarungan, katotohanan, pag-ibig at kapayapaan. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang na itaguyod ang pagkakasundo at kapayapaan. Kung saan may marahas na kundalian, magkakibisig nawa kami para sa kapayapaan bilang magkakapatid. Kung saan may kasaganahan at kalabisan, magkaroon nawa ng payak na pamumuhay at pagbabagahi bilan. Kung saan may kahirapan at pagdaramo, magkaroon nawa ng marangal na pamumuhay at pagsisikap tungo sa makatarungang panuntunan. Kung saan may kasinungalingan at pagkukunwari, palayaan nawa kami ng iyong katotohanan. Kung saan may paghihiganti, magkaroon nawa ng paghihilom at pagpapatawad. Tulungan nawa kaming magtalaga ng sarili sa mabuting balita ng kapayapaan. Ipagkaloob mo sa amin ang espiritu ng paggalang, awa at pagmamalasakit. At idulot ang pagsibol ng kapayapaan at pagkakasundo ng lahat, magpasawalak ng God. Amen. Maria, Ina ng Kapayapaan, ipanalangin ang kami. San Jose, ipanalangin ang kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Panungson at Beato Jose de Manila, ipanalangin ang kami. Magsitayin po kami. Manalangin tayo. Ama namin, Kapagmahal, huwag kami nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaalit niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sandali po namin hinihiling ang inyong pansin, magsipo po tayo. Ang pre-clinic ministry ng Edgestrine ay naghahanap ng mga doktor, nurses at nursing staff para sa lingguhang gamutan na ginaganap tuwing Lunes ng umaga mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa mga nais maging volunteer, bumisita lamang po sa Edgestrine office para sa karagdagang detalye. Inaanyayahan po ng Pax Christi Choir ang sino mang nagnanais maglingkod sa pag-awit ng misa sa Edgestrine. Bukas po ang paanyaya sa lahat ng may edad, 15 taon pataas. Maaari lamang pong lumapit sa kahit sinong membro ng Pax Christi Choir pagkatapos ng misang ito. At panghuli, makinig po tayo kay Reverendo Padre Romulo Panis ng Pomboni Missionary of the Heart of Jesus. O, pakinggan natin ito ha. Ito yung mga nagpapatunay sa atin na ang buhay sa mundong ito sa kasalukuyan ay hirap lamang. Dapat gamitin natin sa kabutihan, Father Romulo. Thank you, Father Gerard, sa inyo rin ko na paroko to allow us to be here sa Edgestrine hanggang buong maghapon to promote this World Mission Magazine. Ayaw ko po kung nakapagbasa na kayo dito. 25 years na po ito dito sa Pilipinas, dito ito ginagawa. Ito po isa tulong ng congregation namin to promote missionary awareness, especially dito sa atin sa Pilipinas at sa Asia. Sabi nga nila, kung ano daw po yung itinalagay natin sa ating isipan, babasahin o magaganda, ganun din tayo nagiging, no? Kung lalagyan natin lagi ang salita ng Diyos, or religious book, o missionary magazine, nagiging ganun din tayo sa ating puso at diwa at sa gawa. Ito pong World Vision Magazine ay missionary magazine, no? Na pag dito natin makikilala ang mga trabaho ng mga simbahan, no? Sa buong mundo, especially dito sa Asia. Mas makikilala natin ang simbahan, mas mamahalin natin, no? Pag mas minahal natin ang ating simbahan, mas paglilingkuran natin hanggat mag-alay tayo ng ating buhay para sa simbahan dahil mahal natin. So, kailangan makilala natin ang trabaho ng simbahan at ano ba yung mga ginagawa nito, no?
para mas maibig natin ang ating simbahan. So, sana mag-subscribe kayo, no? Dito, yung hindi pa nakapag-subscribe, meron po kang nandiyan po yung mga volunteers sa labas, no? At sana huwag kayong uuwi na walang may dala, kahit isa, no? You can buy one. Magpapaalala sa inyo na kayo rin ay mga misyonero, no? Kayo'y mga misyonero, tayong lahat ay misyonero. So, isa ito sa inyong pwedeng matulungan ng mga misyonero, pagaya namin. May 16 na Pilipino kami na sa Africa at China, no? Tapos, yun, kung mag-subscribe kayo para nalagay tumulong sa mga Pilipino natin, misyonero. Pangalawa, yung pagdarasal. Ang ganda, pinagdadasal nyo dito yung mga pari ninyo, no? Pari yung mga may sakit, no? Yung mga nagbinyag sa inyo. Napakaganda kasi nakita ko doon na kailangan namin din yun. Yung dasal ninyo, panalangin ninyo sa amin. Na nagtrabaho po ako sa Africa. I was in Kenya, Uganda, part of Sudan. So, mahirap, no? And I work also in El Salvador, Latin America, for 9 years. So, yung dasal ninyo, inyong nakatulong sa amin, no? Sabi nga sa Ebanghelyo, yung para makapag-alay ng buhay, ng sakripisyo, no? Na hindi mo iniisip yung sarili mo, pagkos iniisip mo kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Ito yung nagpapalakas sa amin yun yung paglaring na ipatuloy na ibigay namin ang aming buhay, lakas para sa ibang tao, para ang ibang tao ay mamuga, magkaroon ng magandang buhay. No? So, patuloy niyo po yun. Dalawa yung pwede yung tulong sa amin, yung panalangin na nagbibigay lakas sa amin, na patuloy na ibigay, continue ng aming buhay, sa aming okasyon, at saka yung support sa magazine. Mas marami na kayong malalaman, nakatulong din kayo sa mga Pilipinas. So, marami pong salamat. I'm happy to be here. Thank you, Father Patrick. At sa inyong pura pakawala si Father. So, God bless you. Dali po natin ang ating Ebanghelyo ngayon, ang buhay dapat mamahalin mo. Pero dapat mo na yung sabay na kabuotan. Mamahalin mo sa paggawa ng kabutihan at wasto ng pagkakit dito. At kabuotan mo ito dahil hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan, asahan o kapitan. Hindi siya pangmatagalan. Kaya ang araw, ang buhay sa mundo, hindi pwedeng angkilin. Ito'y pahiram lamang sa ating. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos sa Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ipagdiwala natin ang banal na iyong Kristiya, pumayag po sa kapayapaan ng pag-ibig ng buhay ng Jesus Kristo. Salamat sa Diyos.